100,000 pesos business idea. Nag-try akong mag-canning. Medyo komplikado daw kasi ito. At it turns out, totoo nga. Okay lang yan. One step at a time lang tayo. Should be 10 PSI siya iikot. Pero sa gauge natin ay 8 PSI lang. Tara. Nagpunta ako ng palengke para mamili ng ingredients para sa trial natin ngayong araw. 2 kilo ang binili ko. Ang mahal talaga dito. 220 pesos per kilo. Pero sige na, 440 pesos yan. Pinahati ko lang sa apat para mas madaling lutuin. Ito ulit sa grocery na ito tayo namili. Iba't ibang ingredients ang binili ko. 510 pesos din yan. May iba pang ingredients akong binili at butane. 270 pesos yon. Nag-set up kagad kami sa form. Burner natin at mga ingredients. Napakaganda naman ang aking assistant eh. Nilugasan ng manok. At nagsimula na magluto. Naka-measuring cup na tayo base sa luto nung last time. Nang sinalang na ang mga manok, abay awas pala. Kaya nagpalit kami ng kawali para mas magkasya. May lata na pala kami na pantakip para maharangan ang hangin at hindi masayang ang init. Mag-LPG na tayo sunod, ang mahal na ng gasto sa butane. Habang hinihimay ang mga manok, dahil magkakaning na tayo, bumili ako ng mga gamit para dito. Ang ating mga jars, 945 pesos ang bili ko, kasama na shipping. 48 pesos na 320 ml jars. May kaning set din akong binili, 473 pesos naman ito. Panghango ng jar at mga panukat. At ang pinakamahal ang ating canner. Ito yung ating canner, pressure canner para safe yung kahit walang preservative, mapipreserve yung ating product at safe na makakain kahit extended period of time siyang ma-store. 5,648 pesos ang bili ko dito kasama ang shipping. 23 liters ang sizes nito. Sa mga bago sa series na to, meron akong sinimula na business. Chicken pakaltong in a jar business. Dapat bago maubos ang 100,000 pesos natin, dapat meron na tayong product na patok sa market. At from last natin na session, 97,562 ang balance natin. At so far sa mga nabili natin, 89,276 pesos na lang ang balance. Sinet up ko ang canner. At sa sukat ko, kaya ang 38 jars dito. Pinagtulungan na namin ang paghimay at pagluluto. Nung matapos, tinry na namin mag-jar. Hindi lang magkasya ang imbudo sa kaning set. Kaya mano-mano. Dapat nakalubog sa oil ang chicken for proper canning. So ganun kaunti pala yung kayang gawin sa 2 kilo. Kasi ang nagawa lang namin ito. Pito lang. Tapos ito yung pang-8. Kinulang tayo sa mantika. So mag-adjust tayo sa oil. So kailangan malinis itong labas ng jar. Tapos itong nguso niya. Tapos wala din dapat bubbles sa gitna. Inaalis yan kasi yan yung nagkukos ng spoilage. Sinet up ko ang canner. Pinunasan ang mga jars. At inilagay na. Finger tight lang dapat ang mga takip ng jars. So, itayin lang natin dito na bumuga yung tuloy-tuloy na steam bago tayo mag-time ng 10 minutes. And then after 10 minutes, ilalagay natin to. Tapos pag 10 PSI na, saka tayo magta-time ng 90 minutes. Habang naghihintay kami, nag-food trip na lang kami. Samgyup ang ating chicken pakaltong. Okay, sumisingaw na siya ng ganan. Yan. Yan yung gusto natin. At magta-timer tayo ng 10 minutes. Yan. After 10 minutes, nilagay na ang weight para ma-build up ang pressure. Habang naghihintay, nag-taste test ulit tayo ng pastil. Pahabol ito sa mga na-try na natin. 107 pesos ito kaya final running balance ay 89,169 na. Grabe kaanghang. May kalasa ito na dati na nating natikman. Umikot na yung ating weight. Umikot na. Should be 10 PSI siya iikot. Pero sa gauge natin ay 8 PSI lang. Sa timer na natin, kasi yun na yung limit ng ating pressure canner. Kaya wala na tayong magagawa. Ang ideal kasi ay 10 PSI. So 1 hour and 30 minutes, timer. Ginabi na kami pagkatapos. Hinitay namin mag-zero pressure ng sarili niya ang canner. Then pwede nang i-open. Inahon, dapat may pagpapatungan. Sa sobrang init kasi nito, di natin gugustuhin na pumukpok ito sa pinagpapatungan.
Malalaman natin sa mga susunod kung success ba o hindi ang trial nito. Yun lang, peace.